Magandang gabi, Pilipinas. Mga kababayan, nandito naman tayo sa Third Sir Vlogs. Ang napakapalad natin ngayong gabi, mga kababayan, dahil ang guest natin ngayon ay isa pong candidate ng party list ng 1-Utap number 85 sa Balota, mga kababayan. So bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa Third Sir Vlogs, ay pakisubscribe naman po at saka mag-like, mag-share at saka mag-comment sa video nito. Yan. Magandang gabi, Bats. Magandang gabi sa inyo, Bats, at saka sa lahat pong nanonood. Okay. Bago ang lahat, mga kababayan, gusto kong i-introduce ang aking kabat sa Philippine Navy na siya po ay sa 1-Utap, number 85 sa Balota. Ang aking bats ng si Exequiel Longares Longares ay isa pong dating military, naging diplomat sa United Nations, na-assign sa Iraq during the war for almost 8 years. Then, nag-retired na sa Philippine Navy pagkatapos ng mission na yon, mga kababayan. At saka pagkatapos ng retirement niya noong 1998, naging businessman na involved sa maraming organisasyon, mga kababayan. Naging past president ng Rotary Club of Legazpi. Naging assistant governor, Rotary Club. Past President Lions Club, naging regional president, AFP Retirees Assn in Bicol Region, and National Transport Federation President, One Unified Transport Alliance of the Philippines. Bigyan natin, mga kababayan, kung paano ko nakilala si Mr. Longares. Siya po ay aking kabats noong nasa serbisyo po kami, mga kababayan, sa Philippine Navy. That was year 19... Anong year yung bats? Huwag mo nang sabihin dahil natanda tayo. Long before. Wala pang kabuhan mo ang sabihin. Siya pa ngayon ay kumakandidato, mga kababayan, sa isang party list. At yung nga, 1-Utap number 85 sa Balota, mga kababayan. So, wag nating kalimutan po yan dahil sa darating na Mayo 9. So, may tanong ako, Bats, na Juan, ano pong ibig sabihin ng 1-Utap or Utap? Okay. Bago po ang lahat, gusto ko munang batiin po lahat na mga tagapanood mo, Bats, sa buong mundo. Alam ko po, araw sa inyo dyan. Dito naman ay sa Pilipinas, sa gabi na. So, Bats, sa Pilipinas ako ha? Nasa Pilipinas ako? Nasa Pilipinas ka na. Hindi ka nagkasabi. Nandito ka na pala. Pero at least ito kasi worldwide naman tong YouTube. So binabati natin lahat ng mga Pilipino kahit saan pa man dako ng mundo. Sana po ligtas po kayong lahat. So, yung tanong mo, Bats, tungkol sa 1-Utap, let me explain na ang 1-Utap po is, ang ibig sabihin niyan, Unified Transport Alliance of the Philippines. Transport po ang aking pinagre-represent bilang ako po ang national president. Ito po yung aking naging negosyo after my retirement, na involved po tayo dito sa transportation. At tuloy pa rin yung ating pagtulong dito sa ating mga sektor, lalo na ng tinamaan ng pandemya. Ito pong 1-Utap party list, nabuo ito dito sa Bicol Region hanggang sa umano na to, kumalat ito sa Central Luzon, Luzon Visayas, Mindanao na po. Lumaki po ito at saka sa dami pong transport groups. Nagpa-credit and I'm lucky yung inyong kabats, yung inyong retired
Ako po ang ano, ako lang ang na-accredit sa buong transportasyon sa buong Pilipinas to represent them in the Congress this coming election. At ako ay pagmamalaki ko, Bats, na ang aking hadikain, kaya nga po tayo na-accredit siguro dahil isinama ko yung military dito eh. Isa ito sa kasi akala ko nga hindi ako ma-accredit kasi medyo nasabon po tayo dahil I'm representing the transport. Why are you sinasama mo pa itong retired? Eh, ang sagot ko dyan, hindi naman po ako naging negosyante sa transport without the military. Dyan po ako nagsimula. Dyan po nahubog ang aking pagkatao. Hanggang sa tumanda tayo, nag-retired. I was been in the United Nations for how many years representing our country during the war sa Iraq. Kaya medyo dyan po na ano po yung aking pagkatao, parang na namulat ng husto sa pagtulong ng mga tao. Sabi ko nga, eh, kung nakakatulong po tayo sa ibang bansa, sa tagal-tagal ko sa Iraq, ay bakit naman hindi ko itulong dito sa ating bansa? Lalo na yung kayang-kaya naman siguro natin, dahil exposed tayo, alam natin kung saan tayo nanggaling at ano ang tatahakin natin dito sa Kongreso, sakat sa limang bats. Yan po, Bats, ang ano. At saka itong 1-Utap party list, masasabi ko, ipagmamalaki ko po ito, na ito po yung pinaka, siguro ito na ata nag-iisang party list na talagang tunay na sektor ang tinatakbuhan ko. Kasi karamihan ngayon sa party list, hindi naman tayo nagbabatikos, pero karamihan eh. Pag sinabi mong agriculture, pero sino ang mga nakaupo? Mga bilyonaryo, mga in-check, dating politiko. Itong 1-Utap party list po, puro kami dito transport operator lang at saka driver. Wala dito, hindi po ako dito kumuha ng mga politiko o bilyonaryo, mga Chinese or whatsoever. Talagang ordinaryo lang po kami, kaya ipagmamalaki ko po na nasa marginalized sector, tama kami. Kami lang talaga. Kaso lang, medyo siyempre, talo po tayo with regards to financial aspect, lalo na sa campaign funds. Talagang nag-chip in lang para lang makalibot sa buong Pilipinas. So, yan ba sa ano, regarding po sa kung ano po ang 1-Utap party list? So, nabasa ko doon sa pamphlets mo, Bats, na mayroong sinabing isulong ang driver's ayuda law. Anong bang ibig sabihin noon? Okay, alam po ninyo sa aking mga tagapakinig, kung marami man pong nakikinig po, gusto ko pong sabihin po sa inyo, na, at alam po ninyo na ang isa sa pinaka mahirap tinamaan during the pandemya, kahit noong wala pang pandemya, hirap na hirap po ang transportation. Kasi wala pong nagre-represent sa sektor na to na talagang galing sa transport. Meron man ditong umupo nun yung 1-Utap, pero general ang umupo. Wala man alam sa transport. Si General Angelo Reyes, inabutan mo yung bats. Si Popstop yung nagpakamatay. Nagkalit-silit siya ang transport kasi wala naman siya sa sektor na yan. Kaya po ang nagpumilit po ang 1-Utap party list. Ako po ang first nominee dito. Ang second nominee ko ay truckers. Puro yan truck. Yung pangatlo ko po, Central Luzon po yun. Taga Pampanga hanggang Baguio, hanggang Ilocos Norte. Si Danilo Yumal. Siya ang president ng Confederation. Lahat, awak niyan, mga jeepney, mga tricycle at saka mga UB Express. Yung fourth nominee ko po, taga Manila, yung lahat na Ayala in Metro Manila, siya ang mayawak ng mga ano naman, mga jeepney at saka mga tricycle. Yung fifth nominee ko po, lahat po yung tricycle. Kaya nasa sektor po kami. Ngayon, alam naman po natin na napakalaki ng problema ng ating transportasyon, na pag na mahirap ang transportasyon, siyempre, mahirapan din ang ating mananakay, lalo na ngayon. Laki ng problema natin sa ating transportasyon. Narinig ninyo,
halos yung mga driver natin walang kakainin nung pandemya. At isa na bay pa yung modernization. Pilit na pinipilit ng ating gobyerno uras ng pandemya yung modernization na ang mamahal ng mga sasakyan. Sa, ang dami po kasing problema sa transport. Nandyan yung pinapalitan. Kasi papalitan lahat yung PUB Modernization Program. Okay lang, hindi naman po kami agent sa PUB Modernization Program. Kailangan naman talaga natin i-modernize yung ating mga sasakyan. Ngayon, ang ano ko lang naman dyan, ayusin kasi parang wala sa ayos yung pag-modernize. Kasi ang mamahal ng sasakyan, pati itong mga tricycle, papalitan din po ito ng mga e-trike. Dati, ang presyo, 288,000. Ngayon, ata, 388,000. Ngayon, itong ating modernization program, ito ang titingnan ko ng gusto kasi magaganda pa naman sasakyan. Pilit pinapalitan, inalisan na ng mga prangkisa. Alam mo ba, batch na ngayon, wala nang mga prangkisa ang mga lahat na sasakyan. Pinalitan nila ng provisional authority. Ang laking problema. Anyway, sa dami pong problema po ng ano ng transport, dito po ako sa sinasabi, bakit ko inuuna yung driver's ayuda law sa aking plataforma. Ay ito kasing plata, ay ito kasing driver's ayuda law, para malaman po ninyo, kuan po ito eh. Ito yung tiyan muna natin ang unahin. Unemployment benefits in short. Ang pangalan po nito, driver's ayuda law. Na ito po ay sinimulan lang muna sa mga driver at pag ito ay naging successful na batas na ito, lahat po na mga Pilipino, maging OFW, mekaniko o kahit na anong trabaho mo, pag nawalan ka ng trabaho, mayroon kang ayuda. Kasi itong ayuda napapakinggan lang natin ngayon kasi pandemya at saka eleksyon. But after the election, makakalimutan po natin, wala na po yung ayudang yan. Ngayon po, ano po ang nakalagay po dyan sa driver's ayuda na yan? Una po dyan, ang halimbawa ang isang driver, kapag natanggal ka sa trabaho, by the way, ang kasama dito lahat ng mga drivers, maging toda, maging jeepney, trucks, basta driver, pati itong mga grab. Pag natanggal ka sa trabaho, may 6 na buwan kang ayuda galing sa gobyerno na hindi ka magugutom habang naghahintay ka ng iyong makahanap ka ng trabaho. Siguro naman sa loob ng 6 na buwan, imposible na hindi ka makahanap ng trabaho. Katamaran na siguro ng tao na yan, kung sino man yan, pag hindi ka nakahanap ng trabaho within 6 months. At least hindi magugutom ang iyong pamilya habang wala kang trabaho kasi sinusuportahan ka ng ating gobyerno. Ang pangalawa po dito, mga tagapakinig, lahat pong driver magkakaroon po ng free medical assistance. Pag ikaw na hospital at libre ka po sa hospital, maging private man yan o government, kasi ngayon sa government lang, kasi kung emergency, dadalhin mo pa sa ano, maging private man yan na hospital, libre ka po dyan at saka sa libre ka po sa gamot. Kasi hindi na kasi nakakaawa ang ating mga driver kasi ngayon pag nagkakasakit, wala nang trabaho, wala pang ayuda. So libre po sila pag nagkasakit at ang gamot nila. Yung pangatlo po, kasi pito lang po ito. Ang pangatlo, lahat na driver po ng pampublikong sasakyan sa buong Pilipinas, libre po ang kanilang insurance ng mga driver. Kasi po ang nangyayari po ngayon, bilang sa tagal ko dito sa negosyo ko since 1998, ang mga sasakyan natin, yun lang ang may insurance. Pero ang ating mga driver, walang insurance. So, para bang mas importante pa yung sasakyan kaysa buhay ng tao. So, kailangan po natin magkaroon ng free insurance lahat ng mga driver. Pang-apat po, kailangan po magkaroon po sila ng pabahay. Kahit po maliit na bahay, yung mura lang. Hindi naman kailangan kasi may mga pamilya naman yan. Kasi nakita ko nung pandemya, saksi po ako mismo sa Manila,
Nako, yung mga driver natin, kasama ang kanilang anak, sa mga jeepney na natutulog sa ilalim ng tulay, kahit saan na po sila natutulog. Bakit hindi naman po natin bigyan ng disente? Kahit po isang kwarto lang basta sa kanila? Kasi may mga pamilya rin po yan. Kaya awang-awa po ako sa mga ating mga driver. At pang yung sunod dyan, yung sunod po dyan, scholarship sa kanilang mga anak. Ang dami pong matatalinong mga anak nitong mga driver, pero hindi po nakakapag-aral. Just imagine po, dito po sa kapitbahay ko po dito sa Legazpi, tricycle driver lang po. Pero ang kanilang anak, nag-bar-top na, sir. If you remember last year, the 1-Utap, the bar examination, anak lang po ng tricycle driver, kapitbahay ko lang po dito sa Albay, sa Legazpi City. So, tayo naman magulang, yun lang naman ang ating pangarap, magkaroon ng education, magkaroon ng magandang trabaho ng ating mga anak. Nang 1-Utap, magkakaroon po ng scholarship sa mga anak ng ating mga driver. At yung pang-anim po, mga kasama, kailangan po mayroon tayong free legal assistance sa lahat ng mga driver. Alam mo po, ang trabaho kasi ng mga driver nasa kalsada. Hindi mo alam kung kailan ka ma-aksidente. At minsan nakaparada ka lang, ikaw na binunggo, ikaw pa rin ang nakulong. Bakit? Wala pong abogado eh. Kaya ang 1-Utap, actually mga kasama, mayroon naman tayong public attorney's office. Pero alam mo naman minsan, sa dami siguro na inaasikaso ng public attorney's office, hindi naasikaso. But UTAP, mayroon po tayong mga abogado bawat probinsya na titingin sa kanila. Kasi dami kayang nakulong ng mga driver. Hindi naman nila kasalanan. Kaso wala silang abogado eh. So nakakaawa. So yung pang-pito, kasi hanggang pito lang naman ito, lahat pong driver na nag-retired na o kung hindi man ay inatake, hindi na nakapag-drive, na high blood, tabingi na po, lahat po sila magkakaroon pong lifetime pension. Kahit pambili man lang ng gamot at pagkain nila. Alam mo kasi, kaya ko ito naisip, kasi ang lahat na, ang dami kayang driver, 18 years old, 15 years old, 80 years old na nagda-drive pa dyan sa Manila. More than 50 years, they are in the service. Alam po ninyo, nagserbisyo din ito sa bayan. Kapares natin, I've been in the military service only for 22 years. Pero nagpipensyon ako, 38,000. How much more these people, itong mga driver po natin na nagserbisyo po sila, more than 50 years. Pagkatapos, hayaan lang ng ating gobyerno. Nakuha ko po kasi ito, Bats, alam mo, I've been in New York, na-assign din po tayo dyan sa United Nations, sa New York. Ang mga driver dyan, ang yayaman. Mga anak nila na pagpaaral. May mga sariling sasakyan, may mga apartment. Ito po, sa dami po kasi dito sa Pilipinas, kinuha ko po ito sa Europe. Ganyan din po, magaganda ang mga driver. Mga disenteng trabaho po yan. Pero ang Pilipinas, napakababa ng tingin ng ating mga drivers. Kaya nga po, nakalimutan po kasi dito sa Pilipinas ng ating mga congressman. Sa daming mga senador, sa daming mga naging congressman, wala man lang nag-isip gumawa ng batas para dito sa ating mga kawawang mga driver. Nagsimula bata pa driver hanggang nag-retired driver, niwala man lang nakukuha. So gusto ko pong iangat ang buhay nitong ating mga driver at para naman po medyo umano naman tayo sa ibang bansa na ang ating mga driver ay medyo maganda naman ang kanilang buhay. Nakalimutan po kasi natin na ang mga driver, ako kasi bats naging driver ako after my retirement eh. Ang mga driver, ito yung haligi ng ating ekonomiya. Without the driver, ano mangyayari dito sa mga ginagawang mga gusaling ang tataas? Sino po ang nagdadala ng mga materialis dyan? Sino ang mga crane operator dyan para maitayo ang isang building? Itong mga malls natin na ang lalaki. Sino ang nagdadala? Itong mga pabrika. Sino po ang nagdadala nitong mga customer sa kanila? Pag walang driver, ano mangyayari sa ating ekonomiya? Kaya nga po, kailangan po iangat-angat naman natin
ang buhay ng ating mga driver dito sa Pilipinas. Sa totoo po, naramdaman ko po yan. Kasi pito yung anak ko. Nung Philippine Navy tayo ba, nasa servisyo ako, pag gabi sa Pasay, nagta-tricycle ako. Pag walang tricycle, makikiano ako. Pag may kakilala kung may taxi noon, nagta-taxi ako. Kasi hindi naman kaya ng isang sarinto lang, PO third, napakainin ko yung mga anak ko kasi wala akong bahay. Oh, kaya nga, alam na alam ko po yung drive, mag-drive. But after my retirement, ako po yung nagsimula dito, laging jeepney driver ako dito kasi yun lang ang binili ko noon after my retirement. Ang tagal ko kaya nag-drive. So sa awa ng Diyos, nakaangat naman ako kaya alam ko po lahat ng problema nitong mga driver. Nakakaawa po talaga ang mga driver kasi sabi ko, pag naging congressman ako, unahin ko to. Kasi kung sakuan pagkain po ito, na hindi ito pwedeng kumain tayo bukas, kailangan mo ng almusal, kailangan mo ng tanghalian, kailangan mong hapunan. Yung mga ibang problema natin, sa daming problema, PUB modernization, itong tuloy-tuloy na pagtaas ng krudo, ni wala tayong nakikita na congressman na dumidi pa man lang dito para tulungan ang transport. Instead, parang inilulublob pa nila sa putik ang ating mga operator at sa mga kawawang mga driver na ang apektado naman itong ating mga pasahero sa ngayon. So yun lang ba't sang ano ko, medyo inano ko, baka mayroon ka pang ano dyan. Ang dami ko pang sasabihin eh. Pero okay, baka may tanong ka pa dyan, Bats. Okay lang, para ano, kasi i-edit ko mamaya, ikaw lang palagi ang ano, layo ko doon. Sige, tirayin mo lang para i- okay. Ang tanong kasi dito, nung interview ko sa ABS-CBN, sa DCRH, kung saan-saan na mga media outlets, ako lang ata nakapaggawa nitong kwan na to, plataforma. Ngayon, ang tanong nila dyan, ang ganda ng plataforma ko, pero saan ko naman kukunin ang pera tungkol sa driver sa Yodalo? So sabi ko, bago ako gumawa nito, pinag-isipan na namin to, pinag-isipan ko na to, legal team ko. Kasi alam mo naman ba't siyang ano, itong transport, ito yung pinakamalaki na naiaambag sa kaban ng ating gobyerno sa buwis. Ang transportation, kami ang malaki na naibibigay sa ating gobyerno pagdating sa buwis. Kapares ng mga sasakyan na yan, mga spare parts, mga gulong, gasoline. Pagdating pa lang dyan sa port, sa custom pa lang, ang laki na ng bayad ng mga yan binabayaran. Like for example, mga spare parts. Kukunin yan ng sino yung nag-import, nag-import niyan, sino ba ang ano niyan, supplier, dadalhin niya, may tax na kagad yan. Dadalhin doon sa supplier, may tax. Dadalhin dito sa mga auto supply, may tax. Araw-araw yan, nagkakarga kami ng krudo, gasolina, may tax yan. Araw-araw, puno ang LTO, nagbabayad ng lisensya, nagbabayad kung ano-ano pa, nagre-renew ng mga prangkisa sa LTFRB. Sa dami po namin, mga motor na yan, sa millions-millions na motor na yan, araw-araw yan, nagbabayad kami. So, itong kunting kukunin natin dito sa driver sa Ayodalo, pira din namin yan eh. Galing din yan sa pira ng mga driver and operator. So, kailangan po talaga na ibalik yung kunti na yan para makatulong din tayo dito sa nagbigay din sa gobyerno ng mga taxes. Kunti lang naman yan eh. Para po pag naging batas po ito, every time magkakaroon po ng problema naman itong ating mga driver, hindi na po tayo aasa pa dyan sa ayuda na yan. Kasi itong ayuda na to, ngayon lang ito kasi, alam mo, eleksyon. Pangalawa, may pandemya. Ang mabigat dyan sa ayuda nga ngayon, mabigyan ka, mabigyan. Kung hindi, hindi. Sa LTFRB, sinasabi nila, ang daming SAP na yan. Subsidy. Pero sa TV lang nakikita. Wala naman kami nakikita. Kapares ngayon, tumaas ang krudo. Nasaan? Sabi, kami sa 1-Utap, ayaw sana naming itaas ang pamasahe. Ngayon, ang sabi namin, alisin na muna yung excise tax temporarily na habang may gyera sa Ukraine. At saka yung deregulation law, alisin na muna yan, ibalik na uli sa gobyerno ang magtimon
ang mag-in-charge sa ating mga langis sa Pilipinas. Ang nangyayari po kasi ngayon, may regulation law na ang nag-didikta po dito sa presyo ng langis sa ating bansa, itong tatlong malalaking mga gasolinahan, Petron, Shell at saka Caltex. Pag sinabi nilang magtaas ng 2 piso, taas sila. Pag sinabing 10 pesos, taas. Bababa, 10 centimos, 50 centavos. Pag magtataas, 8, 9, 6 na piso, 5. So, dapat siguro dahil naintindihan naman natin na world crisis ito, hindi naman natin masisisi ang gobyerno, pero may hakbang tayo na pwedeng gawin na tulungan din ang ating mamamayan, lalo na po itong transportation, business, kasi patay na kami, wala nang kinikita. So, sabi ko nga, kailangan po talaga ng mga representation sa Kongreso ng isang congressman na talagang pag-alam yung problema ng transportasyon. Kasi ang dami na pong umupo dyan, congressman lang kung tawagin, pero wala pong alam eh. Anin po natin yung abogado ni hindi ka marunong mag-drive, hindi mo naman alam ang problema, ano bang problema ng transport. Yun ang nangyari noon kay General Reyes na naging congressman representing sa transport. Ang nangyari pa sa kanya, instead na, wag naman sana dahil namatay na siya, pero naikikwento lang po natin, sila ang nagsulong, Attorney Vigor, sila ang nagsulong nitong Joint Administrative Order. Itong JAW, pag nahuli ang bus, 1 million. Pag nahuli ang van, 200,000. Pag nahuli ang taxi, 60,000. Pag nahuli ang mga jeep, 50,000. Kaya ngayon, ang sabi kasi nila noon, para daw wala ng mga kolorom. Ngayon, sabi ko nga, pag-upo ko sa Kongreso, tatanungin ko ang LTO, LTFRB, wala na bang kolorom ngayon? Samantala ang kolorom, makikita mo ang kolorom, nandito pa sa Facebook, o pupunta kami sa Ilocos, isa na lang ang kulang, door-to-door pa. So, mabuti pa yung may mga walang prangkisa ngayon, yun ang nabubuhay. Kami po na may mga prangkisa, kami tuloy ang walang hanap buhay ngayon. Hanggang ngayon, naghihirap kami. Kaya sabi ko, sana po makaupo po tayo kasi sa daming problema, hindi po tayo magpapasarap dyan sa Kongreso. Sa dami-dami pong problema ngayon ng ano, inaharap ng transportasyon, kailangan po talaga ng tunay na representative na magtatanggol po dyan. At saka alam mo po, kahit nga po ako transport, may dagdag ko nga po pala dyan na sa ating mga tagapakinig, na kasama ko po dito, dalawa po, bukod po sa transport po ako, kasama po dito sa advocacy, ang ating mga enlisted man, lalo na yung mga retired enlisted man. Kasi nakakaawa, wala man lang nagre-represent sa ating mga retired enlisted man of the Armed Forces of the Philippines. Kasama na po dyan ang Coast Guard, kasama na po dyan ang BGNP, PNP. Kasama yan sa ano, yan ang tututukan ko lang po, bukod dun sa transport. Kasi sabi ko nga po, bago ako na-accredit, kasama po yan sa accreditation ko, kahit nga po ako transport, bakit ko papasokin yung military? Alam po ninyo, mga tagapakinig, ang transport, yun lang naman ang naging, ano, kung sakuan, yun ang naging tulay ko bago maging congressman. Eh, pag congressman ka naman, wala naman pong batas na nagsasabi na, uy, sa transport ka lang. Pwede kang gumawa ng batas kahit na anong batas, basta alam mo yung ginagawa mong batas. Kasi yan naman ay ilalaban mo sa plenaryo na dapat alam mo kung ano yung sinasabi mo. At maipagtatanggol mo, masasagot mo yung mga kapwa mo, congressman. Kaya po, since nagaling po ako sa military, nakakaawa ang military sa totoo lang. Napapabayaan, lalo na ang enlisted man. Sa tagal-tagal na po ng party list, wala man lang po nagtatanggol sa mga enlisted man, active man, or maging retired. So this will be the first history na magkakaroon po tayo ng congressman, a retired chief PT officer, then magtatanggol po, gagawa po ng mga batas sa ating mga retirees. Just imagine, masabi ko ba't yung old age pension. Noon pa yan eh. Mga bata pa tayo sa serbisyo, dati ng 5,000 po yan. Pero wala man lang nakaisip sa dating
Kasi ang dami na kayang naging general na senador, naging congressman. Wala man lang nag-isip na itaas po yung 5,000 na all-age pension. Kasi ano ba lang naman yung all-age pension na 5,000 pesos? Eh, isang gamot mo lang yan, pagpunta mo lang yan, ubos ka agad. Bakit? Kaya nga po, may proposal po ako dyan na to amend ko itong Republic Act 7696, yung all-age pension, from 5,000, gusto ko itong gawin 20,000 para makatulong naman tayo doon sa mga nagserbisyo ng military na ibinuwis ang kanilang buhay. Ang dami kayang namatay na military. Yung iba naman dyan na nabaril, pasalamat na lang tayo at tayo ay walang tama na naka-retard, galing tayo sa Iraq, nakaligtas po tayo. Then, ang dami pa pong mga problema po sa military na kailangan po natulong din po yan. Kaya, since na alam ko po, galing po ako sa military, kasama po yan sa aking advocacy na matulungan ko rin kung saan po ako galing. Kasi naranasan ko po, naranasan natin bats kumain, mag-agawan kahit yung tutong pinag-aagawan natin, pinagsusuntukan natin, makakain lang ng tutong. So, ang hirap kaya ng buhay ng mga yan. Kaya gusto ko rin po na i-represent po ang ating mga enlisted personnel, maging retired man yan o active. Kaya natutuwa nga po ako sa rank ko, samahan ng mga retired at active na mga NCO. Enlisted man po yun pag sinabing enlisted man. At sila ay nagpo-full support na po sa 1-Utap party list. Kaya tuwan-tuwa po ako kasi alam nila yung advocacy ko. Galing po ako dyan. So gagawin ko po lahat. Lahat-lahat para matulungan po rin at itong mga kasamahan natin sa military. Balik po tayo doon sa transport. Ang stand po pala ng 1-Utap party list sa mga nakikinig tungkol po dito sa PUB modernization, kasi alam mo itong PUB modernization, lahat papalitan eh. Kahit magaganda pa yung sasakyan mo, papalitan na eh. Okay lang naman sana, palitan yung mga luma. Pero ang nangyari po kasi dito, lahat na sasakyan, papalitan ng yung mga jeep ang ipapalit yan, worth 2.7 million. So hindi naman kayang hulugan ito ng ating mga operator. Ginawa na po kaming kooperatiba. Kanya-kanya, ginawang korporasyon. So, mabigat sa amin kasi wala ito naman na bangko, hindi naman nagpapautang. Nagpapautang sa kwento lang. Kaya ilan lang po. Ilan lang yung ano natin. Ang daming mawawalan ng trabaho dito sa transport sa ginagawa ngayon ng DOTR. Ang daming mawawalan. Ang dami pa ngayon nakakabiyahe. Tingnan mo sa Manila, ang tao nagsisiksikan dahil walang masakyan. Pero ang ginagawa ng gobyerno, ang daming hindi pinapayagan na magbiyahe. Ang bigat ngayon, may prangkisa ka na, kailangan mong kumuha ng provisional authority, kailangan mong kumuha ng special permit, may QR code pa. Kaya sabi ko, ano nangyayari sa ating gobyerno? We are not against the government, we are not anti-government. Gusto ko lang po, iayos po ang kanilang mga ginagawa. Nangyayari po itong mga problema ito kasi wala po talagang congressman, wala pong tumitingin po sa pinagagagawa ng LTFRB at saka ng DOTR na ahirap na hirap na ngayon. Naranasan ko kasi operator ako eh. Grabe na po ang kahirapan namin na dinadanas. Alos bulok na yung aming mga sakyan kasi hindi pinapatakbo. Ngayon, ang ating mga pasahero, walang masakyan. Ang dami dyan. Pag pumunta ka dyan, DLTB, yung mga ibang mga bus company, bulok na po. Dahil hindi pinapatakbo. So, yan ang aking mga advocacy na gusto kong ayusin. Yung lalo na yung ano, Republic Act 4136, yan po, kung tawagin po yan, ay Land Transportation Act of the Philippines. Ginawa yan noon, mga kalisa pa yung mga sasakyan eh. Hanggang ngayon, hindi man lang yan na-amend. So, isa yan sa gusto kong himayamayin, Land Transportation Act of the Philippines. Diyan yung pagkuha ng mga lisensya, pag-renew ng mga sasakyan, pag-purchase ng sasakyan. Nandyan po lahat yan eh. Walang nakaisip man lang dyan na i-repeal or i-amend ang mga nandyan. Kuhan na sila. Kung sa kuhan, mga kuhan na, dami nang naano dyan na wala na dapat ayusin. So, ang stand po pala ng 1-Utap tungkol sa PUB modernization na yan, hindi po peace out, kung hindi rehabilitation lang. Yung sira, ayusin kung pwedeng ayusin. Pero yung grabe naman,
ay palitan na po talaga natin. Wala naman akong problemang palitan yung ating mga sasakyan. Basta yung talagang halos, meron naman talaga kasi dyan, pati chassis, bulok na. So, kailangan po natin na ayusin din yan. Pero yung mga magaganda pa naman na sasakyan, lalo na yung mga UB Express, nag-modernize na yan, nag-modernize yan noong 2013. Marami pang may utang, mga bago pang sasakyan, hindi pa mga isang taon, dalawang taon ngayon, gusto nila palitan na naman. Ang ipapalit, 2.7 million. Mga China made man siya na pati ang mga sasakyan na yan. So hindi kayang bayaran ng ating operator. Kaya yan talaga, kaya ang stand namin sa 1-Utap, rehabilitation, not peace out, ang gusto namin mangyari. Isusulong ko yan, oras na pag-upo ko itong mga ganitong problema, siguro maayos ko to pag umupo ako kasi para matulungan ko po ang ating mga nasa sektor na talagang sobra ng paghihirap, na apektado po talaga itong ating mga pasahero. Kahit lahat naman kasi sumasakay eh. Apektado dito pasahero, lalo na yung mga driver, lalo ng operator hindi na kaya. So yun lang ba't sa ano ko maiambag kung bakit po ako nandito, yung driver sa Yudalo, yun muna ang uunahin ko. Kasi pagkain yun eh, tiyan yun eh. Pero pwede naman na isunod na lang itong mga problema. Nandyan yung sobrang taas ng mga multa. Gusto ko yan na himay-himayin yan. Bakit ganyan? 1 million. Bus. Ang dami yan. Napakababa. Yan ang nagiging ano eh. Yan ang nagiging simula ng corruption ng ating mga tarantadong mga pasaway na mga traffic enforcer. Kasi pag 1 million ka, bakit hinihingian ka ng 100,000, hindi ka kagad magbigay, mga UB Express. At saka isa pa, itong mga nasa kalsada natin na grabe na, talamak, ang daming kolorong, bakit hindi nila nakikita yan? Ang nabubuhay dito sa malaking mga kuwan na to, mga multa, ang nabubuhay dito itong mga korap, itong mga demonyo dito sa kalsada. Pasensya na po kayo dahil na-hiblad ako pag nakikita ko na itong nasa kalsada ay lahat na lang mangungutong ata sa ano, bibira na atang hindi nangungutong sa kalsada eh. Masakit isipin, that is the reality. Itong mga truck, pag dumaan ka, bato ng pera, tagapunot, bata, kunwari walang nakita, yung ating mga itspidji sa mga checkpoint. Kaya, ang dami ko mga kababayan, ang dami kong haharapin pong problema pag ako po umupo dahil sa mga nangyayari, gusto ko pong baguhin, hindi ko man po ito maayos lahat, may magawa lamang po ako sa transportasyon. At ipagmamalaki ko po ang 1-Utap party list. Kami po ang tunay na party list. Hindi po kami, sabi ko, ulitin ko ulit, wala po ditong doktor, wala ditong abogado, wala ditong politiko. Kami po ay puro lang operator and driver. Kami ang tunay na party list na may na kumakatawan sa marginalized sector ng transportation. At kasama po yung ating mga retirees dahil galing po ako dyan. So, ngayon pong darating na eleksyon, 5 days na lang po, wag naman po sana yung kakalimutan ang number 85. Number 85 po, 1-Utap party list. At ako po mismo, itong humaharap po sa inyo, ang first nominee po dyan. Ako po ang magiging congressman dyan na sisiguraduhin ko po na hindi po kayo magsisisi. Kung sino man po ang gustong bumuto sa akin, gusto ko po ipagmalaki po niyo ako na ang 1-Utap party list number 85, yun ang ibinoto ninyo. Dahil sigurado po, marami po akong gagawin para po matulungan po natin ang ating transportasyon. Kasama na rin po tayo dyan yung ating mga mananakay. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat ba't sa pag-invite sa akin ngayong gabi. Good luck, Bat, sa iyong mga adhikain, mga plataforma na sana ay tulungan natin ang 1-Utap number 85 sa Mayo, Anuibe, mga kababayan. At ang isang concern ko dyan, mga Bats, yung maganda yung iyong plataforma tungkol sa mga kapatid natin na nagmamaniho sa lansangan dahil makikita natin yung hirap nila. Lalo na yung mga nagbibigay ng mga gulay-gulay, mga essential goods. Tapos kinukutungan pa, sabi mo nga, kinukutungan pa ng mga
tao dyan sa mga salansangan para lang kumita instead na tulungan sila kung lalo pa silang pinapahirapan. At saka isa pang magandang platform mo ba? Yung PIBAW. Yung PIBAW, tama. Dahil parte naman tayo dyan sa PIBAW na yan. Kung sana matupad yung may pasamo yung batas na yun na maging kapag nga natin hangarin yung 20 mil, medyo mahirapan siguro yan. Pero kung umangat man lang kahit na 10,000, malaking bagay na yung bats, pambayad ng ano, gasolina at saka alam mo na, pangbili ng gasol dahil napakataas na yung gasol ngayon. Isa pa dito, kaya nga po gusto kong ipa, ano na sincere ako sa sinasabi ko kasi karamihan ng congressman hindi na kumukuha ng mga consultant. Kasi ang consultant na yan, may budget yan galing sa congressman, may mga pundo yan. Pero ang 1-Utap party list po, marami pa akong gagawin akong consultant and advisor. Kaya nga po yung sarang ko, si Founder Mulong Lina, siya po ang magiging advisor and consultant ko sa military affairs para po ang gagawin po niya mag-ikot sa buong Pilipinas. Tingnan ang problema ng ating mga veterano, ating mga retired at saka mga active. Kasi kung kinakailangan natin gumawa ng batas para naman po matulungan sila at gagawin po natin. Meron din po akong consultant sa mga jeep. May consultant din po ako sa mga tricycle. Sa mga grab, may consultant ako. Sa mga taxi, meron akong consultant. Sa bus, meron po akong consultant. Sa UB Express, may consultant po ako. Sa truckers, at saka sa tourist transport, lahat po, meron po akong consultant. Hindi ko po kasi titipirin ang pera dito mga kakasama. Sa totoo lang, ibibigay at ibibigay ko po dito. Kasi ang ginagawa ko talaga, gusto ko lang talagang tumulong. Ayaw kong gumaya, wag naman sana kung may tatamaan man. Ayaw kong gumaya ng ating ibang mga congressman na walang ginawa. Kung hindi nakawin, magporma-porma lang dyan, akala mo ang linis-linis. Pero sa dami niyan, lalo pat itong ating party list system ay medyo nabababoy na. Kita mo naman, mga andaming party list dyan, mga anak, dating politiko, nagpolitiko na, nandyan gumawa pa, senador na, gumawa pa ng party list. Ilan yung senador dyan, mayor na, gobernador, gumawa pa ng mga party list. Jesus Maria, wag na lang po sana, kaya ako po, gusto ko pong maging example po sa Kongreso na ang pera ng gobyerno hindi ibubulsa kung hindi itutulong talaga sa ating mamamayan. Kaya lahat po na consultant, kasama ko sila. Kasama ko sila mag-iisip kung ano yung mga gagawin na batas po natin. Kaya sabi ko sa kanila, magme-meeting po tayo, kukuha po tayo, pag-uusapan po natin lahat-lahat para po talaga ipakita po natin lalo na yung ating mga buboto dito po sa 1-Utap party list. Hindi po kayo magsisisi, mga kasama. Talagang gagawin ko po ito. Hindi ito pangako kasi ang dami kayang politika, puro lang pangako. Kasi dito sa 1-Utap party list, wala ditong naging, ako nga, hindi nga ako naging kagawad, kahit barangay man lang. Hindi ako nagbarangay captain. Wala po akong experience, hindi po ako politikong tao. Hindi po ako politiko, mga kasama. Tagapakinig, hindi po ako politiko. Hindi nga po ako, sabi ko, hindi ako nagbarangay captain, nagkagawad. Gusto ko lang po talaga tulungan itong sektor ng transport. Isa pa nandito rin po ang negosyo ko. Dito rin po ako umunlad, mga anak ko naging doktor dahil sa transport. Mahal na mahal ko po ang aking itong transport. Kaya hindi ko ito papabayaan, Bats. So, yun lang. Salamat po sa inyong tagapakinig. At sana po sa darating na eleksyon, huwag kakalimutan number 85, 1-Utap party list. So maraming salamat po, Congressman Longares. Dali pa lang tanong dito, Mats. Daming tanong pala. Nasagutin natin mamaya. Napapunta tayo dyan, Mats. Alam mo naman, siyempre okay. Positive thinking tayo. Kailangan naging positive. But para sa ganun ay matupad ang iyong mga pangarap, makatulong ka sa mga drivers, makatulong ka sa mga PIBAW na kagaya ko at sa mga retired soldiers, kung mga ano dyan. Para sa ganun ay gumanda naman ang kanilang mga, you know, buhay, umangat man kahit kunti lang. But siyempre naman natin lahat hangarin na umangat, basta
makatulong lang kahit kunti, malaking bagay na yun sa amin. Kaya maraming salamat. Huwag kalimutan po, 1-Utap, number 85 sa Balota sa darating na Mayo 2022, mga kababayan. Salamat po ng marami. Bats, maraming salamat. So, thanks tayo. Oh, mayroon pa pala ako, Bats. Gusto ko lang pasalamatan din pala si Mama Ana Musaid. Siya po ang confederation lahat ng OFW buong mundo. Okay. At nag-ano sa akin, sumuporta po yung federation ng OFW kasi naghanap daw sila ng tunay na party list na talagang kumakatawan talaga, yung talagang tunay na mga nominee. At pinilit niyang makilala niya ako kahit na nasa abroad po siya. Siya po ang confederation, lahat ng mga OFW, federasyon ng lahat ng OFW worldwide. Sa 1-Utap na rin po nagsuporta. So salamat po. Malay mo nakikinig po sa akin si Mama Ana Musaid. Salamat po sa tiwala, sa suporta po sa 1-Utap party list. So mga kababayan, mga ka 1-Utap, mga number 85, tulungan natin itong aking kabats at hanggang sa muli mga kababayan. At siguro pag nagwagi ang aking kabats ay magigis ulit dito sa aking YouTube channel. Congratulate natin siya. So salamat ng marami mga ka-YouTube. Salamat Bats ng marami. See you again. Thank you. Okay Bats. Sa lahat po na nanood, ang aking pasasalamat sa aking kabats na bigyan niyo ako ng opportunity to talk with you kahit na gabi na po. Nandito po ako para lang po mag-guest po dito sa aking kabats na hindi ko ito pwedeng tanggihan kahit po pagod. Ginagawa po natin. So again, salamat din Bats sa ating mga tagapakinig. Number 85 po, 1-Utap party list during the May 9 election. Salamat! Salamat po sa inyong lahat. Salamat, Bats. Mga ka-BBM, thank you very much sa pagtangkilik sa aking kabats na 1-Utap number 85 sa Mayo 9, 2022. Good night po. Stay safe and healthy. God bless for more, mga kababayan.